Ako si Dance, 18 taong gulang. Nakipagsapalarang lumuwas ng Maynila mula sa aming probinsya para lang makahanap ng trabaho. Sa awa ng Diyos ay nakahanap ako ng trabaho. Gasoline boy mula Lunes hanggang Biyernes. Utility staff naman kapag Sabado at Linggo sa isang hotel. Yan ang buhay ko. Ang magtrabaho para sa aking pamilya. Hirap kami sa buhay. Ang tatay ko hindi na kayang magsaka sa bukid. Kaya tumutulong na lang siya kay nanay sa pagbibenta ng sampagita sa tabi ng simbahan. Nag-iisa lang akong anak. High school lang ang natapos ko. Kaya heto ako ngayon. Kumakayod para guminhawa man lang ang buhay ng mga magulang ko. Nagtitiis sa hirap at pagod sa trabaho. Paulit-ulit lang araw-araw ang ginagawa ko sa maghapon. Sa madaling salita, walang bago. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko ang isang misteryosong babae. Babaeng nagpabago sa ikot ng buhay ko. Babaeng nagparamdam sa akin kung ano ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Naalala ko pa noon nung araw na nakilala ko siya. Maaga akong umalis sa apartment na tinitirahan ko. Day off ko nun, kaya naisip ko na mamasyal sa isang park. Habang naglalakad, pinagmamasdan ko ang langit. Napakaaliwalas sa paningin at nakakapawi ng pagod. Naupo muna ako sa isang mahabang silya sa gilid ng malaking puno. Nakakaantok ang mga huni ng ibon. Sinabayan pa ng kalmadong hangin na dumadampi sa aking balat. Maya-maya may natanaw ako. Isang babaeng tumatakbo palapit sa aking kinaroroonan. Ilang saglit lang ay nagulat ako nang bigla itong nadapa. Agad ko naman itong pinuntahan para tulungan. Miss, okay ka lang? Dali-dali ko itong tinulungan. Ngunit napansin ko na hindi ito gumagalaw. Muli ko siyang tinanong. Miss, ayos ka lang ba? Tinatapik ko na ito sa kanyang likod. Pero hindi pa rin ito gumagalaw. Kinutuban akong bigla. Naisip ko na baka napasama ang kanyang pagkakadapa. Kaya naman bubuhatin ko na sana ito para dalhin sa malapit na ospital. Nang biglang, okay lang ako. Isang malumanay na boses na nanggaling sa nakadapang babae. Nagulat ako dahil bigla na lang itong nagsalita. Hindi nagtagal, tumayo ito. Hawak niya ang kanyang batok, habang ang kaliwang kamay niya ay ginamit niya para pagpagin ng nadumihang damit. Hindi ko gaano makita ang kanyang mukha, dahil nakayuko ito. Miss, anong pangalan mo? At bakit ka nga pala tumatakbo kanina? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Ngunit hindi siya sumagot. Tumalikod siya sa akin at napahinto ng bahagya. Pauline. Pauline ang pangalan ko. Yan ang sabi niya sa akin at bigla muli siyang tumakbo palayo. Nagtaka ako kung bakit ganoon ang kinikilos niya. Ni hindi ko man lang nakita ang kanyang mukha. Pero isa lang ang naaalala ko sa kanya. At yun ang kanyang galos at sugat sa kaliwang braso. Kinabukasan, maaga akong umuwi mula sa aking trabaho sa hotel. Ang sama kasi ng pakiramdam ko. Para akong lalagnatin. Kaya sabi ng boss ko, wag na raw akong pumasok bukas
at magpahinga na lang daw. Naglalakad na ako pa uwi. Maya-maya may narinig akong sit-sit mula sa aking likuran. Napahinto ako at tinignan ang pinanggalingan ng sit-sit. Ngunit wala naman akong nakitang tao. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad. Ilang saglit lang, may narinig muli akong sit-sit. Kahit sinubukan ko muling tumingin ay wala naman akong nakikitang tao. Medyo kinabahan na ako, kaya binilisan ko na ang lakad ko. Lakad, lakad, lakad lang dens. Yan lang ang binubuo ko sa aking isipan. Pero patuloy pa rin ang nakakakilabot na sit-sit mula sa aking likod. Hindi ko mawari kung sino yon. Ang lakas na ng kabog ng aking dibdib. Ramdam ko ang kaba at takot sa mga oras na yon. Lalo na wala akong makita ni isang tao sa paligid. Maya-maya nag-iba ang tono ng sit-sit nito at unti-unti itong humina. Napahinto ako habang hingal na hingal at pawis na pawis. Dahan-dahan akong lumingon sa likod. Iginala ko ang aking paningin. Pero wala talagang tao. Siguro guni-guni ko lang yun. Siguro nga. Lalakad na muli sana ako. Pero nagulat ako nung humarap ako bigla sa aking dadaanan. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Yan ang bungad sa akin ng isang babae. Isang babaeng napakaamo ng mukha. Malarosas ang labi at mapungay ang kanyang mga mata. Parang pamilyar sa akin ang kanyang boses. Nawala ang takot ko at napalitan ito ng hindi maipaliwanag na nararamdaman. Parang biglang tumigil ang mundo ko habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha. Isa lang ang masasabi ko. Ang ganda niya. Okay ka lang? Malumanay na tanong niya sa akin. Oo. Utal-utal kong sagot sa kanya. Bakit ganun? Mas mabilis ang pintig ng puso ko ngayon kaysa kanina. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Kanina pa kasi ako sit-sit ng sit-sit sa'yo. Nasa gilid mo lang kasi ako. Lingon ka naman ng lingon sa likod mo. Paliwanag niya sa akin. Natawa na lang tuloy ako sa isip ko. Siya pala yung sit-sit ng sit-sit sa akin. Hindi ko man lang naisip tumingin sa gilid ko. Siguro dala rin ng pagod ko ito at sama ng pakiramdam ko. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko ngayon. Paghingi ko ng tawad sa kanya. Napakamot na lang ako sa aking ulo dahil sa epic na nangyari sa akin. Pagkatapos nun nagpakilala na kami sa isa't isa. Nalaman ko na siya pala yung babaeng nadapa kahapon. Si Pauline. Pagkatapos namin magpakilala, hindi ko napansin na ang layo na pala ng aming nilalakad. Nawili kami sa pagkwekwentuhan. Ang sabi niya sa akin, naglayas daw siya sa kanilang bahay dahil sa problema ng pamilya. Nalaman ko rin na naliligaw pala siya. Bago pa lang daw siya sa bayan kong ito. Habang nagkikintuhan kami, pakiramdam ko ay ang gaan ng loob ko sa kanya. Parang sobrang bait niya sa tono ng kanyang pagsasalita. Mula noon, naging magkaibigan na kami ni Pauline. Tuwing day off ko, nagkikita kami sa park kung saan kami unang nagkita. Minsan namamasyal kami sa Mall of Asia.
Food trip kami lagi doon. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko kapag kasama ko siya. Ngayon ko lang ito naranasan. Ang sarap pala sa pakiramdam na may inspirasyon ka sa araw-araw. Hanggang sa napagdesisyonan kong ligawan siya. Pauline, kinalabit ko siya habang abala siya sa paghahalo ng kape. Nasa Starbucks kasi kami ng mga oras na yon. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Bakit, Dens? Tanong niya. Paano ko ba sisimulan? Kinakabahan ako baka magalit siya sa akin. Huminga ako ng malalim. Kaya mo yan, Dens. Kaya mo yan. Yan ang sabi ko sa aking isip para magkaroon ng lakas ng loob. Pauline? Sa totoo lang, gusto kita. Matagal na kitang gusto. Una pa lang na nagkita tayo ay tinamaan na ako sa'yo. Matagal na rin tayong magkaibigan at magkakilala. At bawat araw ay masaya ako kapag kasama ka. Gusto ko lang sabihin na pwede bang manligaw sa'yo? Yan ang tuloy-tuloy kong pananalita. Sinabi ko lang ang aking nararamdaman. Kinabahan ako sa magiging reaksyon niya ng mga oras na yon. Pinatid niya ang tingin niya sa akin at tumingin sa kanyang hinahalong kape. Parang napaisip siya sa sinabi ko. Siguro hanggang magkaibigan lang talaga kami. Ilang saglit lang ay ngumiti ito. Tumitig siya sa aking mga mata at hinawakan ng aking kamay at sinabing, "Hindi mo na kailangang manligaw pa." Sabi niya, sabay ngiti ng kanyang mga mapupungay na mata. "Dahil ngayon pa lang ay sinasagot na kita." Bigla na lang niya akong hinalikan sa aking labi. "Matagal na rin kitang gusto. Mahal kita, Dens. Masaya rin akong nakilala kita." Yan ang sabi niya sa akin. Kitang-kita ko ang masayang mukha niya na nakangiti sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang unang halik ni Pauline sa akin. Pakiramdam kong puputok na ang puso ko sa sobrang saya. Hindi ko mapigilan ang emosyon ko kaya niyakap ko siya ng mahigpit at sinabing, "Salamat. Dahil pinagkatiwalaan mo ko. Huwag kang mag-alala. Mamahalin kita habang buhay. Pangako yan." Pagkatapos nun, pinakilala niya ako sa kanyang ama. Ngunit parang hindi ko gusto ang aura sa kanilang bahay. Pakiramdam ko na sobrang tahimik dito. Wala man lang ibang palamuti o dekorasyon. "Ikaw pala ang lalaking laging kinikwento ng anak ko." Medyo masungit ang tono ng kanyang pagsasalita at ang sama ng tingin. Opo. Sambit ko sa kanya. Pero kahit masungit ang kanyang ama, tinanggap naman ako bilang boyfriend ng kanyang anak. Subalit may mga pangyayari talaga sa buhay natin na darating ang hindi inaasahang problema. Naisipan namin na magbakasyon muna sa aming probinsya. Sinama ko si Pauline para ipakilala ko kay tatay at nanay. Tuwang-tuwa ang aking magulang dahil sabi nila ang galing ko raw mamili ng makakatuwang sa buhay. Palabiro talaga sila. Ang saya ko dahil buo na naman ang pamilya ko. Siyempre dahil din sa babaeng mahal ko. Mabilis na nakuha ni Pauline ang loob ng aking mga magulang. Paano ba naman, napakabait nito at maalam sa mga gawaing bahay. Kinagabihan, pumunta kami ng bayan para bumili ng ulam
Habang naglalakad kami ay sinasabayan namin ng kwentuhan. Magkahawak ang aming kamay, samantalang ang mga tao ay panayang titig sa amin. Marahil ay naiinggit sila sa akin dahil napakaganda ng future wife ko. Babe, ano ang love para sa'yo? Yan ang hindi ko inaasahang tanong niya sa akin. Ano kaya ang naisip niya? Bakit bigla na lang siyang nagtatanong ng ganun? Napaisip tuloy ako. Love? Para sa akin, ang salitang love ay ikaw. Kasi ikaw ang love ko eh. Dinaan ko na lang sa biro dahil wala talaga akong ideya. Lalo na't naglalakad kami at hindi ako gaanong makapag-isip. Ngumiti na lang siya at hinigpitan ang pagkakahawak sa aking kamay. Sa paglalakad namin, may mga nagtatakbuhang mga tao. Nagsisigawan at parang may gulo. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Ilang saglit lang, may lalaking tumatakbo na may dalang itak. Natakot kami at tumakbo palayo. Lumingon ako sa aking likuran. Sinusundan niya kami. Sigaw ng sigaw ang lalaking humahabol sa amin. Tila nakainom o nakadroga ito. Natakot ako. Natakot ako dahil baka may masamang mangyari sa amin. Papatayin ko kayo! Sigaw ng lalaking lasing. Habang walang tigil sa paghabol sa amin. Wala kaming nagawa ni Pauline kundi tumakbo ng tumakbo. Pero hindi kami tinatantanan. Hanggang sa natumba si Pauline. Mabilis ko siyang inalalayan at tinayo. Pero huli na ang lahat para makatakas pa kami sa lalaking may dalang itak. Inangat na niya ang kanyang itak at mukhang itataga na niya sa amin. Nang biglang hinampas siya ng matandang babae na may hawak na pamantok. Kaya naman nabaling ang atensyon ng lalaki sa matanda. Nalaman ko na sumakit ang tagiliran ni Pauline dahil sa haba ng aming tinakbo. Maya-maya ay nanlaki ang mga mata ni Pauline at biglang nanginig sa takot. Nang makita ang pugot na ulo ng isang matandang babae kanina na gumulong papapunta sa amin. Napasigaw si Pauline at umiyak. Natakot din ako sa nakita ko. Kitang-kita naming dalawa na tumatawa pa ang lalaki habang tinataddad ng taga ang katawan ng matandang babae. Hindi ko masikmura ang mga nakikita ko. Dumanak ang dugo sa kalsada habang ang ibang tao ay nakatitig lang at ni isa walang tumulong sa amin. Maya-maya tumingin ang lalaki sa amin. Biglang tumawa ito ng malakas at saka dahan-dahang lumapit sa amin. Hindi makagalaw ang mga tuhod ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Takot na takot kami ng mga oras na yon. Parehas kaming dalawang hindi makatayo. Niyakap ko si Pauline at sumigaw ng tulong. Hindi nagtagal, may narinig kaming sunod-sunod ng putok ng baril. Nakita na lang namin na natumba ang lalaking lasing. Puno ng tama ng bala ang kanyang likod. Hindi ko nakalimutan ang pangyayaring yon. Hanggang sa pag-uwi namin, hindi pa rin makarecover si Pauline sa kanyang nakita. Simula noon, madalas nakatulala lang siya at bihira magsalita. Sinisisi ko nga ang aking sarili. Kasi dapat hindi na lang kami nagbakasyon dito. Isang gabi, nagising ako. Napansin ko na wala si Pauline sa tabi ko. Kaya bumangon ako. Pagkabukas ko pa lang ng pinto palabas, ay narinig ko na ang boses ni Pauline.
kumakanta ito. Napaisip ako kung bakit gabing gabi ay gising pa rin ito. Dahan-dahan akong pumunta sa kinaroroonan ng kanyang boses. Babe, nasaan ka? Tinawag ko na siya pero hindi siya sumagot. Naisip ko na nasa kusina siya dahil nandoon nagmumula ang kanyang boses. Hinawi ko ang kurtina sa pintuan. Nagulat ako. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita. Isa ba itong bangungot? Nanginig na lang ang aking tuhod hanggang napaluhod ako. Hindi ako makapagsalita at tuluyang napasuka sa aking nakita. Nang makita ko si Pauline, na ginigilitan ang liig ng aking nanay gamit ang matalim na kutsilyo. Nakangiti siya habang ginagawa niya yon. Ilang saglit lang ay tinusok niya ang dibdib ni nanay at bumulwak naman ang dugo rito. Babe, nagustuhan mo ba ang ginawa ko sa iyong ina? Iyan ang sabi niya sa akin. Kinilabutan ako at tumayo ang aking mga balahibo sa braso. Maya-maya ay tumawa na lang siya at biglang iiyak. Hindi ako makapaniwala. Hindi siya ang Pauline na nakilala ko. Hindi siya. Babe, huwag ka nang malungkot dahil magkikita rin kayo ng mga magulang mo. Isang nakakapangilabot niyang boses habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Hayop ka! Hayop! Sigaw ko sa kanya. Napansin kong kumunot ang noo niya sa sinabi ko. Kinagat niya ang kanyang labi, sabay tawa ng malakas habang tumutulo ang kanyang luha. Hayop? Yan ba ang tingin mo sa akin? Isang hayop? Pagkatapos ng sabihin yon, ay tumakbo siya palapit sa akin. Agad naman akong tumayo ngunit huli na ang lahat ng saksakin niya ako. Naiharang ko ang aking braso at dun bumaon ang patalim na hawak niya. Sobrang sakit. Napasigaw na lang ako. Kung ano ang sigaw ko, yun din ang lakas ng kanyang halakhak. Pinadyakan ko siya sa kanyang sikmura at napaatras siya ng kaunti. Pero mabilis siyang lumapit muli at pinagsasaksak ang aking binti. Sobrang hapdi at sakit ang nararamdaman ko. Siya ba talaga si Pauline? Ang nakilala ko noon. Bakit ganun? Bakit nangyari to? Hindi ko na alam ang mga nangyayari. Sumigaw ako ng malakas. Pauline, tama na! Napatigil siya at binitawan niya ang kanyang kutsilyo. Napatulala siya sa akin habang pumapatak ang kanyang luha sa sahig. Nakaupo lang kami at nakaharap sa isa't isa. Nag-iiyakan na kaming dalawa. Pareho kaming emosyonal. Hindi ko na ininda ang mga sugat na natamo ko. Babe, bakit mo ito ginawa? Yan ang tanong ko sa kanya. Tinakpan lang niya ang kanyang mukha at paulit-ulit na humingi ng tawad. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahan ko siyang niyakap. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa kanya o kung ano man. Basta ang alam ko, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Sobrang pagluluksa lang ang naramdaman ko dahil sa nangyari sa aking ina. Maya-maya, akala ko natauhan na siya. Pero nagkamali pala ako. Tumawa siya ng tumawa. Palakas ng palakas.
Napaatras ako sa gulat at takot. Lalo na nang makita kong dinampot niya muli ang kanyang kutsilyo. Hindi na nga talaga. Hindi na siya ang babaeng nakilala at minahal ko noon. Isa na siyang demonyo. Pinilit kong tumayo at tumakbo. Kahit sobrang sakit ng mga sugat ko sa binti at braso. Takbo. Takbo. Malademonyo niyang sigaw sa akin at binuntutan pa ito ng nakakakilabot na halakhak. Kahit na alam kong matutuntun niya rin ako rito sa kwarto ng aking mga magulang, pinili kong magtago rito at kinandado ang pinto. Nagulat ako nang makita ko ang ulo ng aking tatay sa sahig. Hayop siya! Halimaw siya! Hindi magagawa ng isang tao ang mga ito. Gulong-gulo na ang isip ko sa mga oras na yon. Halos masiraan na ang ulo ko sa mga nangyayari. Sana bangungot na lang ito para pwede pa akong magising. Nanginginig na ako sa takot habang nakasandal sa pinto. Babe, asan ka na? Babe, ikaw talaga ang hilig mong makipaglaro. Malumanay na boses niya mula sa labas ng pinto. Ilang saglit lang, nag-iba na naman ang tono ng pananalita niya. Nasaan ka na? Alam kong nariyan ka lang sa kwarto ng tatay mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayoko na. Gusto ko nang mamatay. Binuksan ko na ang pinto at biglang bumulaga sa akin ang matalas na kutsilyo na tumusok sa mga mata ko. Napaaray ako sa sakit. Wala na akong makita. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nauubusan ng dugo. Nahihilo na ako at doon na ako nawalan ng malay. Nagising na lang ako. Sa aking pagmulat, puting kisame agad ang aking nasilayan. Nasaan ako? Lumingon-lingon ako sa aking paligid. Ilang saglit lang may narinig ako. Isang malagong na boses. Gising ka na pala. Tumingin ako sa kaliwang direksyon. Nakita ko ang ama ni Pauline. Bumangon ako at agad kong hinanap kung nasaan na si Pauline. Hindi siya sumagot at lumapit lang siya sa akin. Wala na si Eureka. Yan ang sagot niya sa akin. Eureka? Sambit na tanong ko sa kanya. Oo. Ang tunay na pangalan ng aking anak ay Eureka. Alam mo, Dens, bata pa lang si Eureka ay may sakit na ito sa pag-iisip. Mahal namin si Eureka. Kahit ganun ang katauhan niya ay alagang-alaga siya ng kanyang ina. Lagi lang itong nakakulong sa kanyang kwarto. Wala rin kaming sapat na pera para ipagamot siya sa espesyalista. Kala naming mag-asawa, pagdalaga na si Eureka ay mawawala rin ang sakit niya sa pag-iisip. Pero hindi pala. Isang araw umuwi ako galing sa trabaho. Nagulat ako kung bakit ang daming dugo na nagkalat sa sahig. Nang tumingin ako sa sofa, nakita ko ang karumal-dumal na ginawa ni Eureka sa kanyang ina. Pinugutan niya ito ng ulo at tuwang-tuwa pa ito sa kanyang ginagawang paglaslas sa katawan ng taong nagluwal sa kanya. Hindi ako makapaniwala na nagawa niya yun sa kanyang ina. Kaya sa sobrang galit ko, binatukan ko siya ng malakas sa kanyang batok. Dumilim ang paningin ko. Akala ko patay na siya. Maya-maya bumangon ito at umiyak. Nabigla ako sa ginawa ko sa kanya.
Dahil isa akong ama, ayaw kong saktan ng aking anak. Hinayaan ko siyang tumakbo palayo. Hindi nagtagal ay sinundan ko siya. At nakita kong kakaiba ang kinikilos niya nang makita ko kayong dalawa. Hindi ako lumapit hanggat hindi siya gumagawa ng masama. Nakita kong tumakbo muli siya kaya sinundan ko. Tinawag ko siya. Tumigil naman siya at sinabing sino ka. Nagulat ako sa tanong niya. Niyakap ko siya at humingi ng tawad sa ginawa ko sa kanya. Nalaman ko na nagkaroon pala siya ng amnesia. At yun naman ang kinatuwa ko. Dahil parang normal na ang aking anak. Madalas ko kayong sinusubaybayan. Kahit saan kayo magpunta, naroon din ako. Masaya ako na napapasaya mo ang aking anak. At yun ang utang na loob ko sa'yo. Masaya ako noong malaman ko na may iba pang tao ang magmamahal sa aking anak bukod sa akin at sa mama niya. Napakahaba ng kwento ng ama ni Yurika. Ngayon alam ko na kung bakit ganoon siya. Siguro bumalik ang kanyang alaala at katauhan ng mangyari ang trahedya sa bayan namin. Maya-maya may inabot siyang dilaw na papel na may nakasulat. Napatingin na lang ako sa kanya. Basahin mo, iho. Galing kay Yurika yan. Sabi niya sa akin. Binasa ko ang sulat. At ito ang nakita ko sa nilalaman nun. Dear Dens, alam kong hindi mo ko mapapatawad sa mga ginawa ko sa mga magulang mo at sa'yo. Gusto ko lang humingi ng tawad at pagpapasalamat sa'yo. Patawad kung naging masama ako. Patawad dahil sinira ko ang pangako natin sa isa't isa. Patawad dahil maling babae ang minahal mo. Mahal kita, Dens. Tulad ng sinabi ko noon. Hindi yun magbabago. Salamat sa pag-aalaga. Salamat sa pagtanggap sa akin. Salamat sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Ako pa rin naman ito. Si Pauline, na nakilala mo noon. Mag-aanim na buwan na rin ako rito sa rehabilitation center. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin makalimutan ang mga nagawa ko sa'yo. Patawad talaga, Dens. Sana magpatuloy ka pa rin sa mga pangarap mo. Huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Makakahanap ka rin ng tunay na babaeng mamahalin mo habang buhay. Ang nagmamahal, Pauline. Habang binabasa ko ito, hindi ko napigilan ang lumuha. Ramdam ko ang emosyon ni Pauline nang isulat niya yon. Natuklasan ko na si Pauline ang eye donor ko. Kaya pala nakakakita na ang isa kong mata. Gusto ko sanang puntahan si Pauline. Pero huli na pala ang lahat. Sabi ng ama niya, nagpakamatay siya pagkatapos ng operasyon. Nalungkot ako. Ngayon ay mag-isa lang ako sa buhay. Naghihintay ng pagkakataon na masabi sa kanya ang mga salitang naglalaro sa isipan ko. Pauline, hindi ka masamang tao. Dahil hindi mo kasalanan na ipinanganak kang ganyan. Kung nalaman ko lang sana agad, natulungan pa sana kita. Salamat din. Dahil pinaramdam mo sa akin kung paano ang magmahal ng isang babaeng katulad mo. Hindi ko rin makakalimutan ang mga masasayang araw na kasama kita. Salamat din sa lahat. Ngayon naiintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng salitang love. How you live, how you died, love is sacrifice.
Pero batid ko sa aking sarili na hanggang sa isipan ko na lamang mananatili ang mga salitang yun. Hindi ko na yun masasabi pa sa babaeng minahal ko ng tunay dahil wala na siya. Habang buhay kong dadalhin sa aking alaala ang mga pinagsamahan namin. Dadalhin ko yun hanggang sa aking huling hantungan.